Tara na, mga bata. Ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi. Dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. Isa, dalawa, tatlo, tayo nang matuto. Filipino sa ikatlong baitang. Kumusta mga bata? Kumusta mga bata? Buksan mo na ang module mo. Ako ang inyong guro sa baitang ikatlo ng asignaturang Filipino. Ang wika at panitikan, ating pag-aralan sa puso at tandaan, bawat natututunan sa ng asignaturang Filipino. Sa araw na ito, matututuhan ninyo ang paggamit ng magagalang na salita na angkop sa sitwasyon, pakikipag-usap sa matatanda at hindi kilala at panghihiram ng gamit. Tinalakay natin sa ating nakaraang aralin ang tungkol sa paggamit ng magagalang na salita sa angkop na sitwasyon sa pagbati, pakiusap at paghingi ng paumanhin. Ating balikan ang inyong natutuhan sa nakaraang aralin. Maglaro tayo! Panuto, sabihin kung check ang sitwasyon at X naman kung ito ay mali. Naglalakad ka ng mabilis papuntang silid-aralan nang hindi sinasadya ay nabangga mo ang iyong guro. Ano ang iyong sasabihin? Bilang isa, pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Ito ba ay X o check? Check! Ikalawa, pasensya na po ma'am, paharang-harang ka kasi. Anong sagot? Tumpak! X! Ikatlo, pasensya na po ma'am, hindi ka kasi tumitingin sa iyong dinaraanan. Ang ikatlo. X din. Ikaapat. Patawarin niyo po ako, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Check o X? Magaling! Check! At ikalima, patawarin niyo po ako ma'am, sa pagmamadali ko po, nabangga ko po kayo, hindi ko po sinasadya. Ang bilang lima ba ay X o isang check? Mahusay ka! Ito ay check! Nakamamangha naman ang galing ninyo. Nakuha ninyo ng tama ang ating balik-aral. Kung hindi naman ay... Nagsisimula pa lang tayo, marami pa akong inihandang mga gagawin ninyo. Tiyak kong matututo at masisiyahan kayo. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, tulungan nga natin si Feli sa kanyang sitwasyon. Isang hapon, pagkatapos niyang gawin ang kanyang leksyon at mga takdang gawain, nanood ng kanyang paboritong palabas sa telebisyon si Feli, nang datnan siya ng kanyang nanay.
agad namang nagmano si Feli sa kanyang ina. Sabay tanong nito sa kanya, "Feli, nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin?" Ano ang isasagot ni Feli? Panuto, iguhit ang bituin sa iyong sagutang papel kung ito ba ang dapat isagot ni Feli at bilog naman kung hindi. Bilang isa, "Oo, tapos na inay." Ikalawa, "Oo, kanina pa inay." Ikatlo, "Opo, tapos na po inay. Nagawa ko na po kanina." Ikaapat, "Hindi pa po inay. Nanonood pa ako." At ikalima, "Hindi pa. Katatapos ko lang ng online class." Tunghayan nga natin ang inyong mga sagot. Bilang isa, bilog, magalang ba ang kanyang pananalita? Ikalawa, bilog ulit dahil hindi wasto ang pagkakasagot ni Feli sa kanyang ina. Ikatlo, bituin dahil sinagot niya ng tama ang kanyang nanay at gumamit siya ng magalang na pagtugon. Ikaapat, bilog. At ikalima, bilog ulit. Balikan natin ang usapan ni na Feli at ng kanyang nanay. Feli, nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin? Opo, tapos na po inay. Nagawa ko na po kanina. Mahusay mga bata! Ang naging pagtugon ni Feli sa kanyang nanay ay tama dahil ito ay nakatatanda sa kanya. Si Penong naman ang ating tulungan. Habang nagbabasa si Penong ng kanyang aralin, mayroong kumatok sa kanilang gate. "Tao po, makikisuyo na po. Naliligaw kasi ako. Magtatanong lamang po ako kung saan po ang barangay hall." Ano ang dapat na isagot ni Penong? Tulungan natin siya. Tukuyin ang wastong pananalita, isulat ang tamang titik ng tamang sagot. A. "Nako, ali! Alis kayo dyan! Hindi ko kayo kilala!" B. "Magtanong na lang kayo sa iba! Wala akong alam!" C. "Istorbo naman kayo eh!" Letter D. "Nay! May tao!" Titik E. "Magandang umaga po! Sige po! Sandali po lamang at tatawagin ko si nanay upang siya po ang magturo sa inyo kung saan ang barangay." Ang isasagot ni Penong ay Titik E. "Magandang umaga po. Sige po. Sandali po lamang at tatawagin ko si nanay upang siya po ang magturo sa inyo kung saan ang barangay." Tama na tumugon siya sa tanong ng hindi kakilala at mainam din na isangguni sa kanyang nanay ang katanungan nito para na rin sa kaligtasan ni Penong. Tunghayan natin ang naging usapan. "Tao po, makikisuyo na po. Naliligaw kasi ako. Magtatanong lamang po ako kung saan po ang barangay hall." "Magandang umaga po. Sige po. Sandali po lamang at tatawagin ko si nanay upang siya po ang magturo sa inyo kung saan ang barangay." Magaling! Natulungan ninyo si Penong. Dapat lamang na gumamit tayo ng magagalang na pananalita, hindi lamang sa mga nakatatanda, kung hindi maging sa hindi natin kakilala. Tuklasin naman natin ang sumusunod na mga pangyayari. Basahin at unawaing mabuti ang dialogo na nasa ibaba. Handa ka na ba? Isang umaga, maagang pumasok ang magkaibigang Mira at Len sa paaralan. Susulat kasi sila ng isang liham para sa kanilang kaibigan.
Napansin ni Mira na hindi niya nadala ang kanyang mga pangkulay para sana gamitin pandisenyo sa isinulat na liham. Len, maaari ko bang hiramin ang inyong pangkulay? Naiwan ko kasi ito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Mira. Mayroon akong dala dito. Ipapahiram ko sa'yo. Naku, maraming salamat, Len, sa pagpapahiram mo. Walang anuman, Mira. Pagkatapos gumawa ni na Mira at Len ng liham, Len, isasauli ko na ang mga pangkulay mo. Maraming salamat sa pagpapahiram mo nito sa akin, ha? Walang anuman, Mira. Tingnan ko nga kung naunawaan ninyo ang usapan. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot sa mga tanong. Bilang isa, ano ang naiwan ni Mira sa kanilang bahay? A. Lapis, B. Papel, C. Pangkulay. Ang kasagutan, C. Pangkulay. Bilang dalawa, sino-sino ang nag-uusap sa kwento? A. Len at Mira, B. Lisa at Mira, C. Lenny at Mira. Ang sagot, A. Len at Mira. Ikatlo, saan naganap ang usapan? A. Sa parke, B. Sa ospital, C. Sa paaralan. Tama! Ito ay naganap sa C. Paaralan. Ikaapat, kung ikaw ay manghihiram ng gamit sa iyong kaklase, ano ang sasabihin mo sa kanya? A. Akin na ang gamit mo! B. Maaari ko bang hiramin ang lapis mo? C. Ipagpaumanhin mo ang nagawa kong kasalanan. Mahusay! Titik B! Kung ikaw ay manghihiram ng lapis o kahit anong bagay. Ikalima, ano ang naging tugon ni Mira nang pinahiram siya ng pangkulay ni Len? A. Ayaw ko sa pangkulay na ipinahiram mo. B. Hindi ko na ibabalik ang pangkulay na ito sa'yo. C. Maraming salamat, Len, sa ipinahiram mong pangkulay. Ang naging tugon ni Mira? C. Maraming salamat, Len, sa ipinahiram mong pangkulay. Suriin natin. Isang paraan ng pagpapakita ng pagiging magalang ay ang paggamit ng mga magagalang na pananalita. Ang mga magagalang na salita sa pakikipag-usap sa nakatatanda at sa hindi kakilala. Po at opo. Opo, itay. Ingat po kayo. Sa inyo po ba itong aklat? Paalam na po, Ginang Evangelista. Maaari po ba? Maaari po bang pahiram ng aklat mo? Maaari po bang samahan mo ako sa palaruan? Maaari po bang pumunta sa tindahan ngayon? Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang hapon po. Magandang gabi po. Salamat po. Paki. Pakikuha po ng bulaklak. Pakibigay po ito kay Felipe. Pakilinis ng bakuran. Ang pagsasabi ng magagalang na pananalita sa paghiram ng gamit sa iyong kapwa ay nagpapakita ng pagrespeto. Sa panghihiram ng mga gamit, maaari mong sabihin, maaari ba akong humiram ng gamit mo?
Pwede ko bang hiramin saglit ang gamit mo? Pagkatapos hiramin ang gamit, maraming salamat sa pagpapahiram mo sa iyong gamit. Gawin natin ang mga pagsasanay upang malaman ko kung naisa puso at naisa isip ninyo ang ating aralin. Panuto, isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot. Bilang isa, nakalimutang dalhin ni Rose ang kaniyang papel sa paaralan. Napansin ni Jane na nag-aalala si Rose dahil dito. A. Binigyan niya ito ng papel. B. Hindi na siya tumabi kay Rose. C. Nagkunwaring walang napansin si Rose. Ikalawa, ipinahiram ni Samuel ang kanyang saranggola sa kaibigan niyang si Will. Isinauli ito ni Will pagkatapos niya itong gamitin. A. Nagpasalamat ng lubos si Will. B. Ayaw nang mag-usap ng magkaibigan. C. Hindi na ulit ipinahiram ni Samuel ang saranggola. Ikatlo, tuwang-tuwa si Pamela nang ipinahiram sa kanya ni Wendy ang kanyang manika. Ilang araw ang nagdaan at nakalimutang isauli ito ni Pamela. A. Nag-away ang magkaibigan. B. Humingi ng paumanhin si Pamela kay Wendy. C. Nagkunwaring hindi napansin ni Pamela si Wendy. Ikaapat, hindi sinasadya ni James na masira ang robot ng kanyang kapatid. Kinagabihan, hinanap na ito ng kanyang kapatid. A. Humingi ng paumanhin si James. B. Sinigawan niya ang kanyang kapatid. C. Umalis na lamang sa kanilang bahay si James. Ang mga sagot? Bilang isa, A. Ikalawa, A. Ikatlo, B. At ikaapat, A. Nawa ay isa puso at isa gawa ninyo ang inyong natutuhan tungkol sa paggamit ng magagalang na pananalita ayon sa hinihingi ng mga sitwasyon. Tapos na muli ang ating oras. Alam ko, isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wika't Panitikang Filipino sa ikatlong baitang. Ito ang inyong Teacher B na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig, ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Hanggang sa muli! Thank you.